kumusta po sa lahat? Ako po ulit si Jeppo at kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa channel natin, pakisubscribe po at pakiclick po ang notification bell. Pakiclick po sa all para po lahat ng mga susunod nating videos ay mapanood niyo po kagad. Okay, ang itatakal natin ngayon is tungkol sa mga kapasitor. So meron ako example dito. Ito ay para sa ventilador. Pero same lang nitong topic na to yung para sa mga compressor capacitor at saka sa mga fan motor capacitor sa mga aircon. So okay, simulan po natin sa ano ba yung lagi natin nakikita palagi sa mga aircon. Sa mga aircon, meron po palaging madalas na may start capacitor at saka run capacitor. So kaya siya tinawag na start capacitor kasi ginagamit siya para sa start up. So split second lang siya. Sobrang bilis. Pag start, pagtulak niya kagad para lang mapaikot, cut na siya. Minsan, kadalasan pala, may relay na yon. So, yun yung trabaho ng start capacitor. Pero dito tayo mag-focus sa run capacitor dahil ito yung meron akong example. Siguro, gawa na lang ulit ako ng videos para sa start capacitor pag meron akong example. So, yung run capacitor naman, laging konektado o kasama sa pag-ikot. So, lagi siyang energized. So, laging energized itong mga run capacitor. So okay, ang pinakapunto ko rito sa ano sa topic na to. Paano ba o kailan ba tayo dapat magpalit ng kapasitor? Paano natin malalaman kung kailangan na ba nating palitan to? Para saan ba 'yung nakikita po natin na plus minus 5% at saka 'yung 400 VAC, mahalaga ba 'yon? So ito po. So ngayon simulan ko na kaagad dito sa VAC. Yung VAC, meron na example dito, mag-actual tayo. Yung VAC, siya yung, ang ibig sabihin nun ay volts alternating current. So, siya yung working voltage, siya yung dumadalo sa kapasitor habang umaandar. So, okay, pakita ko. So, ito yung kapasitor. Ayan. So, ventilador to. Ventilador. So, lalagay ko ngayon itong alligator clip ng aking multi-tester o clampometer. Set natin sa voltage. Siguro din po natin nakaset sa voltage. Pakita ko po sa inyo kung ano yung ayan, VAC na kinatawag. Ayan siya ngayon, naka-AC. Naka-AC, hindi na ba? So, panda rin natin, kasaksak na. Number 1. So, ito yung working voltage niya ngayon. Yun yung nakasulat na 400 VAC, 370 VAC. Ayan, so 330. Yan yung working voltage niya ngayon. Pag dinumber ko natin, so, mas tumataas siya. Mas. Number 3. 357 VAC. So, okay. Yun yung VAC po ngayon. Patayin natin. Baba ko na ito. So, ngayon, pagpili po nun, ang pagpili po ng VAC, lagi po natin pipiliin yung kasukat. Yung kasukat o mas mataas. Halimbawa, 370 VAC, pwede nyo pong bilhin yung 370 VAC o 400 VAC o 450. Mas maganda mas mataas, pero huwag kayong kukuha ng mas mababa. So, okay, apyaw tayo ngayon dito. Yun, lagi nga siyang energize. So, yung mga motor kasi, bawa, fan motor ng aircon o compressor ng aircon, ito nga pala, pwede nyo magamit kasi ito. Gantong-ganto rin yung pag-check sa mga kapasitor ng compressor at saka ng fan ng aircon. So, kaya ko, ito yung ginamit kong, ito kasi meron akong example, so ito muna yung pinakita ko sa inyo. Pero parehas na parehas lang din sa pag-check. So, okay.
Yan, yung mga ano kasi, mga fan motor o compressor, pinag-aralan ng mga manufacturer yan, syempre, mga engineer nila. Meron talaga, kaya nga meron nameplate din yun, may nakasulat. Kailangan natin sundin yun. Excuse. So, may tamang sukat yun. So, ano nga ba yung magiging epekto? Magiging epekto nun, yung bawa, ang pinalit mo, ito, mali ito, ah. 300 kaya may cross, 370 BAC, papalitan mo ng ipapalit mo sa 450 BAC. So, yung original niya, 450, ang ipapalit mo, 370. Bakit? Ba't hindi okay? Kasi, mas bibilis masira yung capacitor niyo. So, baka mag-backjump kayo kagad, o bakit nasira kagad yung capacitor? Dahil po doon yun, yung binili niyo, o yung pinalit yung capacitor, mababa yung working voltage. Kasi yung pinakita ko po sa inyo dito kanina sa tester, halimbawa, maabot siya ng 450 BAC, pero ang kaya niya lang is 370. Masisira kagad. So, kung halimbawa ito, 450 BAC yung ipinalit niyo, para sa 370, pinalit niyo sa 307, bawa, 370 siya dati. Yung original, 370 BAC. Ang pinalit niya, 450. Okay, yun. Okay, naputol. Tsaka minum na ako di tubig. So, ngayon, punta tayo dun sa microfarad. Sa microfarad naman, tulad na sinabi ko kanina, para saan ba yung plus minus 5%? So, okay, ito siya. Ang ginawa ko ng example dito, yung kadalasan natin nakikita sa mga compressor capacitor, sa mga window type to, kadalasan. So, sabihin na natin ito, 25 microfarad plus minus 5%. So, ibig sabihin lang po nun, yung 25 microfarad, kunin mo yung 5% nun. Paano ba yung pagkuha? 25 times 0.05 equals 1.25. So, ito na yung 5% na 1.25. So, plus, minus. So, gawin natin. So, 25 minus 1.25, yung 5% niya, equals 23.75 microfarad. So, gawin naman natin yung plus. 25 plus 1.25 equals 26.25 microfarad. So, ito, 23.75 tsaka 26.25, yan yung passing capacitor. Ibig sabihin, yan yung range niya na okay pa siya. Pero para sa akin, pagka nakita ko na bumababa o 23 point something na o bumaba na siya sa 25 talaga, mga 24 o 23 point something, nagpapalit na ako kasi sigurado yan, katagalan yan, bibigay na rin yan. So okay, yun lang po yun. So 25, yun lang po dapat ang makita nyo pagka nag-check kayo sa digital. So 25 or 25, 23.75 tsaka 26.25. 25. Yan yung mga passing capacitor. Ibig sabihin, okay pa siya. Okay, so ngayon, alam na natin to, no? Yung BAC, tsaka yung plus minus 5%. O sana po may natutunan kayo. Extra ko na rin po, microfarad. Yung farad po kasi, yan, ang naka-discover po nun is si Michael Faraday. Ewan ko kung Faraday ba yan? Faraday? Yan. O basta yun siya. Ayan, yung BAC, volts alternating current, yan yung max na kaya niya. So, kung yung kanina, yung topic natin, yun yan. So, ito, i-lapit ko na para makita nyo. Screenshot nyo na rin. Yung mga may gusto, yan. So, yan, epekto ng mga magbababang rating. Bawa, bumaba na siya dito sa rating na to. Yan, mag-iinit yung motor. O masyadong mababa naman yung peray pagka mataas yung microfarad. Yan. Pagka mali ang microfarad natin o mali yung pinalit natin, bawa sinabi nung kadalasan sinasabi sa mga shop. Yan, kadalasan sa mga shop sinasabi. Palitan mo na ng ano yan, mas mataas na kapasitor para mas mabilis ang ikot. Luma na ba yan, palitan mo ng ganito, mas mataas. Hindi, mali po yun. Dapat sundin pa rin natin yung manufacturer's nameplate. Kasi talagang pinag-aralan ng mga engineer nila yan. Okay, tsaka syempre, halimbawa sa aircon na lang, pag pinalitan mo mas mataas, baka hindi naman tumbaron sa capacity ng compressor, syempre mag-iibang operational ano nun. So, ayan, epekto ng mga maling
microfarad rating, hihina o babagal ang airflow, hihina yung ikot, syempre. So, iingay, lalakas sa kuryente, pagkasira ng bearing o bushing, bibilis ang pagkasira ng motor, o pagka-stress, o pagkasira ng ibang parts, madadamay pa yung ibang parts. So, syempre, dagdag repair. At, lastly, syempre, dagdag gastos. Ang mali naman sa mga ibang technician, hindi po yan syempre dagdag kita. Wag po tayong one time, big time na, sorry po kasi yung kadalasan ganun na nailita ko, one time, big time, dago ko yun si customer. Syempre, as balik naman sa'yo, wala ka ng customer. Okay? Kung nagustuhan niyo po itong video natin na ito, paki-comment po sa baba. Kapasitor! Thank you! God bless!